aesthetic ng pagka-robot niya, talagang ganyan. Lalong maganda yan kung alam mo kung bakit kita yung talagang design, yung talagang design na dinrowing nila. Yun ang dapat itsura ng karakter doon sa mismong series. Pero siyempre, as a toy, ginagawa lang nila kung ano yung makakaya nila para makapagpalitaw sila ng talagang robot mode na medyo malapit-lapit yung design doon sa ginawa nila. So, ganyan yun. At ang ano niyan, kasi ang sukat niyan ay nasa deluxe size ang sukat niyan. Na supposedly, dapat yan ang sukat niyan dahil ang pick up truck kasi medyo malaki ng konti sa mga sasakyan eh. Pero mayroon din design na maliit. Pero mostly dahil nga ano siya, kumbaga kasunod sa nila ano eh. Kumbaga ang height niya kung tutusin parang sila ano yan eh. Sila Ratchet at Ironhide. Ganun ang ano ni Cap eh. Tutusin. Kaya dapat yung kanyang scale ay ganun rin. Na dapat nilakihan nila yung ano, pagkagawa ng ano niya, ng vehicle. Kaya lang talagang ganun lang talaga ang ano nila, design. Yung dalawa lang kasi pipiliin na design nila, either maging deluxe yan o maging Voyager size. O, syempre, para hindi ganun malaki ang cost ng kanyang production at pati pagkabibili natin yung toys, iba kasi yung presyo ng mga ano, Voyager eh, mas mahal. Lalo-lalo yung mga leader. Kasunod ng Voyager, leader na eh. Oh. Yung iba naman, kaalos yung height nila kasi laki lang ng Voyager, pero dahil napakarami lang accessories at main character like si Optimus Prime, nilalagay nila sa packaging, leader size. Pero ang size lang yung Voyager lang. Ganyan ang ano ng Transformer kung manonotice mo. Kaya sa mga nagko-collect or yung mga bumibili ng mga toys, alam nila yan. Alam nila yung mga sukat na ganyan. At ano rin sila, kumbaga very critic sila sa pagdating sa sizes. Ganyan yan. Kasi pagka i-display mo kasi sila, to be realistic, parang ganun, di ba? Especially pagka robot mode or yung car mode niya, ano. Katulad si Optimus Prime, makikita mo, Voyager nga ang sukat niya pagdating doon sa robot mode niya. Tapos yung mga Voyager size na mga ibang mga karakter ay ganoon rin. Pero pagka magbi-vehicle mode sila, yung magiging truck niya, medyo maliit ang dating. Kasi isipin mo yung gulong ng truck, kasi laki lang ng gulong ng kotse. Diba? Ganoon ang mostly ano eh. Parang hindi realistic. Kaya kung tutusin, kung talaga magiging ano yan, talaga malaki talaga si Optimus Prime. Kasi pagbabasihan mo dyan, yung kanyang sukat ng gulong, di ba? Sa sasakyan, sukat ng gulong. Dahil ang gulong ng truck ay malaki talaga. So kaya nga mataas eh, dahil malaki. Kaya pagka naging ano yan, pag ginawa mo yung talagang tamang scale ng, ano, ng vehicle mode, sa mga car mode ng sukat ng gulong, kukunin mo yung sizes. Pagka naging perfect na yung pinaka-scaling na pagdating sa vehicle mode, pag nag-transform yan, asahan mo yung truck, mas malaki. Malaki talaga siya kung ano. Kaya lang ang palaging explanation ng mga manufacturer at ng transformer, mass shifting. Alam mo, nagsiship sila. Kahit na sabi, katulad si ano, isang example dyan, si Lockdown. Si Lockdown, kasi laki lang siya ng kotse, Lamborghini siya. Kung tutusin yung kotse niya, parang kasi, maliit pa nga yung Lamborghini, tutusin sa, ano eh, sa Chevrolet na, ano ni Bumblebee. Pero nung nag-transform si ano, ang laki ni ano, ni Lockdown. Ngayon, yung sizes niya, talagang kuwang-kuwang sizes nung ano pang upscale na talaga ano oversize na ginawa nila at ang galing ng pagkaano, ang liit ng kotse pagka nasa car mode sila, halos kasi laki lang, mga maliit pa ng kotse sa car mode ni Bumblebee na masterpiece. Magka-alos magkasing ano lang sila, maliit pa siya ng konti.
Pero pag nag-transform siya, ay talagang matangkad siya, yung robot.